si Jade Buhoy, hatid sa inyo ang mga pinakamainit na balita sa bansa dito sa News Force. Sa ulo ng mga balita, DFA, ipinatawag ang Chinese Embassy kaugnay na engkwentro sa Ayungin Show. DOH, itinaas ang Code White Alert para sa darating na Semana Santa. Senator Grace Po, hindi sang-ayop sa pagdeklara ng State of Traffic Calamity sa Maynila. Philippine at Indian Coast Guard, pinagtibay ang kolaborasyon. Higit 2 milyong bagong overseas voters, target maiparehistro ng COMELEC. DA, nagtala ng kaso ng avian flu sa Leyte. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Matapos ang engkwentro sa resupply mission ng Philippine Navy sa Ayungin Shoal, pinatawag ng Department of Foreign Affairs ang Chinese Embassy. Mahigit 19 naman na bansa ang nagpahayag ng suporta sa Pilipinas. Para sa detalye, narito si Francis Riudique. Ayon sa Philippine Navy, 3 tauhan nito ang nasugatan matapos ang pambobomba ng water cannon ng China Coast Guard sa barko ng Pilipinas. Lubharing napinsala ang Unize May 4 na siya sanang magdadala lamang ng mga supply at kagamitan sa mga sundalong nakadestino sa BRP Sierra Madre. Dahil sa agresibong aksyon ng China, ipinatawag ng Department of Foreign Affairs ang Chinese Embassy upang ipahayag ang protesta ng Pilipinas. Ayon sa pahayag ng DFA, walang karapatan ng China sa Ayungin Shoal dahil malino umano nakabilang ito sa Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Matapos ang engkwentrong ito sa Ayungin Shoal, maraming bansa ang nagpahayag ng suporta sa Pilipinas. Ayon sa Presidential Communications Committee, kabilang sa sumusuporta sa Pilipinas ang European Union na nababahala sa paulit-ulit na dangerous maneuvers ng China Coast Guard. Nalalagay umano sa alanganin ang buhay ng mga crew at nagpapahina ng regional stability at international norms. Ayon naman kay U.S. Ambassador to the Philippines Mary Kay Carlson, kaisa ang Estados Unidos sa pagkondena sa mga agresibong aksyon ng China. Sumatotal mahigit 19 na bansa ang nagpahayag ng suporta sa Pilipinas. Francis Riudique, nag-uulat para sa One Media Network. Nanawagan ng Bureau of Animal Industry o BAI sa mga fur parents o nagmamay-ari ng kanilang mga alagang hayop na pabakunahan ito bilang pagsulong sa Rabies Awareness Month. Ayon sa ahensya, bilang magkaugnay ang kalusugan ng hayop at tao, importante ang regular na pagpapabakuna kada taon sa mga alagang hayop upang masugpo ang paglaganap ng kaso sa rabies. Nagpaalala din ang BAI na bigyan ng maayos na tirahan at sapat na nutrisyon ang mga ito. Maging bantayan sila na huwag makisalamuha sa mga aso at pusang gala. Nitong kamakailan lang ay nakiisa ang Department of Health o DOH sa pagdiriwang ng Catholic Bishop Conference of the Philippines o CBCP ng 2024 World Tuberculosis o TB Day Celebration na ginanap sa National Shrine of Our Mother of Perpetual Health sa Baclaran. Nangako ang CBCP na magbibigay ng patuloy na suporta sa mga hakbangin ng gobyerno na naglalayong wakasan ang tuberculosis sa Pilipinas. Ayon sa DOH, ang mga inisyatibong ito upang labanan ang TB at lung disease ay nagbigay diin sa patuloy na pagsisikap ng ahensya na gumawa ng progreso tungo sa pagkamit ng layunin na maging bukas sa dekalidad na pangalagaan at kalusugan para sa lahat ng Pilipino. Alinsunod sa unti-unting pagdagsa ng mga pasahero sa mga terminal sa Metro Manila, isa ang TITX sa mga iniinspeksyon ng ilang ahensya ng gobyerno para sa maayos at ligtas na biyahe ngayong Semana Santa. Ang kaganapan tunghayan sa ulat ni Princess Castro. Nagsagawa ng inspeksyon ng ilang ahensya ng gobyerno sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITEX upang masigurado ang kaligtasan at maayos na pagbiyahe ng mga pasahero
na magsisiuwian sa mga probinsya at vice versa ngayong Semana Santa. Ang kaganapan ay sa ilalim ng Oplan Biyaheng Maayos Semana Santa 2024 kung saan ilan sa mga ahensya na nakibahagi ay ang Metropolitan Manila Development Authority o MMDA, Department of the Interior and Local Government at Department of Transportation. Kasama rin sa mga nag-inspeksyon ang Department of Information and Communications Technology, Philippine National Police, National Capital Region Police Office, Land Transportation Franchising and Regulatory Board at Land Transportation Office. Sa panig ng MMDA, nasa higit na 2,000 traffic and emergency personnel ang ide-deploy ng ahensya sa mga pangunahing lansangan at mga convergence points gaya na lamang ng mga paliparan, terminal at pantalan. Samantala, papayagan dumaan sa EDSA ang mga provincial bus ng 24 oras simula bukas hanggang ikaunang araw ng Abril habang mula alas 10 ng gabi hanggang alas 5 ng umaga naman ngayong araw at sa ikalawa ng Abril. Ayon kay MMDA Acting Chair Attorney Romando Don Artes, pinayagang padaanin ang mga bus pang-probinsya upang mas mapabilis ang turnaround time at mas maraming pasahero ang maisakay. Princess Castro, nag-uulat para sa One Media Network. Bilang bahagi ng paghahanda para sa malawakang pag-alis ng mga pamilya na patungo sa mga probinsya, tourist destinations at mga lugar ng pagsamba ay tinaas ng Department of Health o DOH ang Code White Alert mula ika-24 hanggang katapusan ng Marso bilang paggunita sa Semana Santa. Ang Code White Alert ay idedeklara sa mga panahon ng pambansang kaganapan, holidays o pagdiriwang na posibleng magdulot ng mga insidente ng mass casualty o emergencies. Ang mga medical professionals ay naka-standby upang tanggapin at gamutin ang mga pasyente sa sandaling dumating sila sa panahon ng Code White Alert. Nagbabala ang Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA sa publiko na magdoble ingat ngayong pagdiriwang ng Semana Santa. Bawasan umano ang mga aktibidad sa labas lalo na kapag mainit ang temperatura. Anila, pinakamainit na oras ay mula alas 12 ng tanghali hanggang alas 4 ng hapon. Kung hindi maiwasan ang paglabas, stay hydrated. Manatili sa mga lugar na may lilim at magsuot ng maaliwalas na damit. Naramdaman niyo rin ba ang init ng panahon kahapon? Ito ay matapos maitala ang delikadong heat index sa ilang lugar sa bansa, kabilang na ang Metro Manila. Ayon sa PAGASA, naramdaman ang heat index na 42 degrees Celsius sa Science Garden sa Quezon City, Dagupan, Pangasinan at Cotabato City, Maguindanao. Kaunting kaalaman, ang mga heat index mula 42 to 51 degrees Celsius ay maaaring magresulta sa heat cramps, heat exhaustion at heat stroke. Susunod sa News Force. PPA GMJ Santiago siniguro ang kaayusan sa Manila North Port. Philippine Ports Authority General Manager J. Santiago siniguro ang kaayusan sa Manila North Port. Department of Energy nagbigay paalala sa publiko ukol sa mga dapat gawin para maiwasan ang electrical fires. Senadora Grace Po, hindi sang-ayon sa pagdeklara ng State of Traffic Calamity sa Manila. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force. Sinuspindi ng Malacanang ang pasok sa mga opisina ng gobyerno mula alas 12 ng tanghali bukas, ika-27 ng Marso.
Ito ay ayon sa inilabas na Memorandum Circular No. 45 upang magbigay daan sa mga empleyado na makabiyahe ng maaga para sa mga pasaherong pauwi ng probinsya. Samantala, ang ibang mga opisinang nangangasiwa ng basic service tulad ng health, disaster response at iba pa ay tuloy ang operasyon. Nagpahayag ng pagtutol si Senator Grace Poe sa pagdeklara ng State of Traffic Calamity sa Maynila. Aniya, hindi naman ito ang nararapat na solusyon. Para sa detalye, narito si Francis Riudique. Ngayong daragsa ang mga Pilipinong babiyahe para igunita ang Semana Santa, isang malaking usapin ang mabigat na trapiko sa Maynila. Ayon sa datos, umaabot sa 3.5 bilyong pisong halaga ang nawawala sa ating ekonomiya kada araw dahil sa traffic congestion. Ito ang binahagi ni Senate Committee on Public Services Chairperson, Senator Grace Poe. Ngunit ayon sa kanya, hindi naman kinakailangan na ideklarang state of traffic calamity ang mabigat na trapiko sa Maynila. Aniya, ang nararapat na gawin ay hingin ng suporta ng mga eksperto mula sa iba't ibang sektor. Pagigiit niya, hindi sapat na solusyon ang pagdaragdag ng mga bagong kalsada. Nararapat na umanong baguhin ang mismong sistema ng mass transit sa bansa. Francis Riudique, nag-uulat para sa One Media Network. Sa misyong panatilihin ang kalinisan at kaayusan sa mga pantalan ay isinagawa ng General Manager ng Philippine Ports Authority o PPA na si Jay Santiago ang inspeksyon sa Manila North Port. Ang buong detalye sa ulat ni Daniza Lopez. Ngayong aasahan ng pagdagsa ng mga pasahero sa Semana Santa ay isinagawa ni Philippine Ports Authority o PPA General Manager Jay Santiago ang inspeksyon sa Manila North Port Passenger Terminal. Sa isinagawang pag-iikot, Santiago ay kasama rin si Department of Transportation o DOTR, Secretary Jaime Bautista at ilang opisyal ng Philippine Coast Guard o PCG. Nakipag-ugnayan din si Santiago sa mga pasahero na naapektuhan ng rescheduled trip ng shipping line para i-refund ang kanilang pera. Nagpaalala rin ito sa mga pasahero na walang karagdagang bayarin para sa insurance ang dapat na sinisingil sa mga sasakay dahil may kasama ng common carrier insurance ang kanilang ticket na binili. Ito ay matapos malaman ni Santiago mula sa isang pasahero ang scam na nangyari kung saan naging biktima ito at nakapagbayad ng 500 piso. Siniguro naman ng PPA na sapat ang tauhan nito para magsilbing bantay sa mga pantalan at mapanitili ang kalinisan at kaayusan nito. Daniza Lopez, nag-uulat para sa One Media Network. Nagbigay ng ilang paalala ang Department of Energy o DOE ukol sa mga hakbang na dapat isiguro ng mga magbabakasyon ngayong mahal na araw upang maiwasan ang electrical fires. Yan ang balitang hatid ni Daniza Lopez. Pinaalalahanan ng Department of Energy o DOE ang publiko na siguraduhing suriin muna ang kanilang mga tahanan bago umalis upang maiwasan ang anumang insidente ng electrical fires na maaaring maganap. Ang pahayag na ito ng DOE ay para sa Semana Santa kung saan inaasahan na marami at iilan pa rin ang magbabakasyon ngayong mahaba-habang araw na walang pasok. Payo ni DOE Secretary Rafael Otilia sa mga homeowners ay magsagawa ng inspeksyon sa mga bahay, lalo na sa mga saksakan at mga kable. Dahil ang kadalasang sanhi ng sunog ay ang mga electrical fault na short circuit. Hinikayat niya rin ng mga magbabakasyon na huwag iwanang nakasaksak ang mga electrical device gaya ng TV, computer, charger at iba pang kagamitan. Daniza Lopez, nag-uulat para sa One Media Network. Bilang karagdagang seguridad ngayong panahon ng Kuwaresma, pinaalalahanan ng Bureau of Immigration ang mga tauhan nitong tuloy pa rin ang kanilang trabaho sa mga paliparan at daungan. Tungayan ang balitang ito. Ipinag-utos ng Bureau of Immigration o BI na hindi maaaring lumiban sa trabaho ang kanilang mga tauhan para sa tuloy-tuloy na seguridad sa mga pasahero ngayong panahon ng Semana Santa.
Sa pahayag ni BI Commissioner Norman Tansingco, hindi maaaring lumiban o mag-leave ang mga tauhan magmula 15 ng Marso hanggang unang araw ng Abril upang masiguradong ligtas ang mga paliparan at mapapabilis ang proseso sa mga immigration booths na paniguradong dadagsain ng mga pasahero na inaasahang pumasok o lumabas ng bansa ngayong bakasyon. Dagdag pa niya, inaasahan ng 39 hanggang 44 na libong pasahero kada araw para sa lokal na biyahe, samantalang 40 hanggang 44 na libo naman sa international departures. Nilinaw ni Tansingco na ipinatupad ang kautusan sa mga tauhan nito sa bawat malawakang biyahe nang mas mapabilis ang hakbang kakailanganin ng bawat pasahero sa kanilang paglisan. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Sa isang port visit sa Manila nitong kamakailan ay pinalakas ng Philippine Coast Guard o PCG at Indian Coast Guard o ICG ang kanilang kolaborasyon. Nagbigay ng courtesy call si ICG Ship Samudra Paheradar, Commanding Officer Deputy Inspector General Sudhir Ravindran, sa Chief of Coast Guard Staff na si CG Rear Admiral Justilio Cornelio. Sa National Headquarters Port Area, sa nasabing kaganapan ay tinalakay ng mga opisyal ang mga mandato na tungkulin ng PCG, gayon din ang posibleng kontribusyon ng ICG sa modernisasyon ng PCG at kooperasyon sa industriya. Susunod sa News Force. Lungsod ng Taguig, ibinahagi ang sapat na kakayahan sa pagresponde sa mga kaso ng pertussis. Higit 2 milyong bagong overseas voters target maiparehistro ng COMELEC. QCPD nagpaalala sa mga magsasagawa ng pabasa ngayong Semana Santa na huwag masyadong lakasan ang sound system. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News 4. Nasa 2 milyong bagong botante ang target maiparehistro ng Commission on Elections o COMELEC sa ibang bansa. Ito ay bilang karagdagan sa kasalukuyang 1 milyong botante overseas Filipino. Maaari pang magparehistro hanggang sa katapusan ng Setyembre. Kasabay nito, isinusulong din ni COMELEC Chairperson George Garcia ang pagpapatupad ng internet voting para sa susunod na national elections. Ngayong kumakalat ang sakit na pertussis sa National Capital Region o NCR, ay tiniyak ng Taguig City sa mga residente nito na handa ang lokal na pamahalaan na tulungan ang mga may sakit. Matapos maitala ang 8 kaso ng pertussis sa lungsod, ay tiniyak ng Taguig na sapat ang mga gamot at kagamitan para tugunan ito. Bukas naman ang linya ng City Epidemiology and Disease Surveillance Unit para respondehan ang mga may sakit na pertussis. Alinsunod sa tradisyonal na pabasa tuwing Semana Santa, nanawagan ng Quezon City Police District sa mga magsasagawa nito na huwag masyadong lakasan ang kanilang sound system. Ang kabuang detalye tunghayan sa ulat ni Princess Castro. Hanggat maaari iwasan ang paggamit ng sobrang lakas na sound system sa pagsasagawa ng pabasa ngayong Semana Santa. Yan ang panawagan at pakiusap ng Quezon City Police District o QCPD sa mga residente na magsasagawa nito. Ayon sa pahayag ni QCPD Police Lieutenant Colonel May Henyo, ang malakas na pagpapatugtog ay makakaabala sa mga empleyadong may pasok sa trabaho, partikular na sa gabi. Bunsod ng ito ay nakaugalian na hindi ito maiiwasan. Ngunit ayon kay Henyo, maari naman itong isagawa nang hindi gumagamit ng mga malalakas na speaker nang hindi makagambala sa mga kapitbahay. Giit naman ng QCPD, hindi naman anila ipinagbabawal ang pabasa. Bagkus ay maging responsable sa pagsasagawa nito upang walang maabalang sinuman. Samantala, matatanda ang una nang nagpatupad ng 24/7 round-the-clock patrolling ang QCPD
upang masiguro ang mapayapang paggunita ng Semana Santa at mapanatili ang seguridad at kaligtasan ngayong long weekend. Karagdagang impormasyon, nakipag-ugnayan na rin ang lokal na pamahalaan ng lungsod ng Quezon sa mga bawat barangay para mag-ikot at bantayan ang seguridad ng mga lugar upang maiwasan ang anumang uri ng krimen, lalo na ang nakawan na talamak tuwing Semana Santa. Princess Castro, nag-uulat para sa One Media Network. Sa pag-usbong ng avian flu sa mga bayan na nasa lalawigan ng Leyte, halos 60,000 manok ang kinatay matapos magpositibo ang mga ito. Alamin ang buong impormasyon sa balitang ito. Halos 60,000 manok ang kinatay sa Kanangal, Leyte matapos magpositibo ang unang kaso ng avian influenza o bird flu sa rehiyon ng Eastern Visayas. Ayon sa Department of Agriculture o DA na pagpasyahan ng may-ari ng pribadong farm, na ipakatay ang mga manok matapos magpositibo ang dalawa rito. Dagdag pa ng ahensya, kontrolado nila ang buong sitwasyon dahil nasa loob lamang ito ng farm. Lahat ng mga kinatay na manok ay nalibing ng maayos at dumaan rin sa disinfection ang lugar. Ang banta ng avian flu sa Leyte ay naobserbahan matapos ang panakanakang tala ng pagkamatay ng mga manok sa loob ng Leyte Poultry Development Corporation. Dahil dito, pinaalalahanan ang publiko na makiisa at obserbahan ang mga manukan upang maiwasan ang pagkalat nito, maging mausisa din sa bawat bibilihing karning manok sa pamamagitan ng pagbili nito sa mga rehistradong merkado at pamilihan lamang. Paglilinaw din ng DA na walang bird flu outbreak sa mga probinsya ng Leyte. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. At narito ang recap ng mga nagbabagang balita ngayon. Sa ulo ng mga balita, DFA ipinatawag ang Chinese Embassy kaugnay na engkwentro sa Ayungin Show. DOH itinaas ang Code White Alert para sa darating na Semana Santa. Senator Grace Poe hindi sang-ayon sa pagdeklara ng State of Traffic Calamity sa Maynila. Philippine at Indian Coast Guard pinagtibay ang kolaborasyon. Higit 2 milyong bagong overseas voters target maiparehistro ng COMELEC. DA nagtala ng kaso ng avian flu sa Leyte. Patas at pantay na balita. Komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. At yan ang pinakamainit na mga balita ngayong araw. Manatiling nakatutok sa aming mga ulat at updates sa aming Facebook page, facebook.com/onemedianetwork. Ako si Jade Buhoy at itong News Force.